Hi mga bata! Ako si Arises. Andito tayo ngayon sa Angono Petroglyphs dito sa Angono Binangon Rizal upang madiskubre natin ang paraan ng pagsulat ng ating mga ninuno dito sa ating bansa. Tara! Ating dagdagan ang ating kaalaman. Narito po si Mr. Ray Samson upang malaman natin kung paano nagawa ang kit na ito. This is a man-made tunnel to make way leading to the petroglyph. Very unique about this is gawa ito ng mga igorot, handmade kung tawagin. At pag tinignan mo, it was carved using the bare hands, malakol. That's fantastic. Narito si Dr. Esperanza Jacob, ang officer in charge dito sa National Museum, Angono Binangonan Petroglyph Site. Ang petroglyphs, hango yan sa dalawang salita. Petro, ibig sabihin niyan ay stone or rock. Yung glyphs naman, ang ibig sabihin niyan ay mga writings o mga sulat or engravings. So, pinagdugtong yung dalawa sa isang salita, ito ay tinatawag na petroglyphs. Itong petroglyphs na ito ay na-discover ni Carlos Botong Francisco. Ito si Carlos Botong Francisco ay taga Angono Rizal. Isa po siyang artist, isang muralist, at isa po siyang tanyag na tao dito sa Angono. At ito pong petroglyphs na ito ay hango din sa lugar niya. Kaya tinawag din itong National Museum Angono Binangonan Petroglyphs Site. According sa mga experts, isinulat ito ng ating mga ninuno about 3000 BC. Itong mga symbols na nakikita ninyo, na-identify dito ang 127 na sulat na iba-iba ang nagsulat niyan. Itong panahon, according sa mga ninuno, affiliation ito tungkol sa mga ritual nila. May naging paanakan daw ito noong panahon, itong lugar na ito. At yung mga sulat na yan ay isang mode of communication. Communication ng mga tao noon na pwede silang magkaintindihan. Pero ngayon sa National Museum, ito ay idineklara mo ng isang rock art. Kituturo mo yan, may guwit-guwit dyan ng mga animal figures, makikita na yung turtle. Pero hindi nila ma-appreciate. Sa ngayon, hindi pa nila masyadong ma-appreciate. Pero pag na-inject na yan sa isip nila, habang tumataas yung kanilang grade, marirealize nila na merong kahalagahan itong petroglyphs na ito. One way of conserving this area, pinapanatili po naming malinis itong biodeck na kinatatayuan natin. It is one way of conserving and protecting doon sa bandang likod. Pinagbabawal po namin yan na may pumasok dyan para po wag po itong mabandalize. Itong site na ito ay talagang very rare. Ito ay endangered na talaga. Isa lang ito sa buong Pilipinas at napakaswerte ng Angono kasi nandito yung site kung saan ito matatagpuan.